lalabasan. So in times of crisis, dito malalaman kung talagang leader yung upline mo. Okay? So para mapanatili yung positive mental attitude, kailangan kasi accept natin na meron talagang nangyayari, 'di ba? Na meron talagang crisis na hindi naman kasi pwedeng hindi tayo ma-aware, 'di ba? Kailangan lang talagang ano, accept natin. Siguro kasi ang pinaka-message itong nangyayari sa atin ngayon, ang message ito, kailangan 'wag abusuhin yung katawan. 'Di ba? Tapos huwag abusuhin yung mga yung buhay ng mga hayop, sabihin yung mga bawasan yung mga pagkain ng mga hatred foods kaya ng mga kinatay na hayop yun. So hopefully ito naman nangyari sa atin ngayon, siguro by end of siguro pagdating ng summer, malaking tulong yung summer na para bumaba yung pag yung transmission rate ng yung virus, bumagal, tapos makatulong kasi 'di ba during summer nagbabago yung mga yung position ng earth, nagbabago yan, medyo malapit na yan sa sun. Hopefully, sana magkaroon ng miracle pagka ganun. So, yun lang. Para maging positive, dapat i-maximize natin kung ano yung available na resources mo ngayon. Huwag ma-paralyze. Kailangan gumawa ng diskarte, gumawa ng paraan para yung momentum hindi maputol. Para ito yung ginagawa natin sa UEI. Yung momentum talaga sinusustain natin kahit naka-lockdown tayo. Kailangan kasi masustain eh. Hindi pa pwedeng mawala din yung negosyo natin pag nag-lockdown. Hindi pa pwedeng mag-lockdown yung negosyo. Kailangan tuloy-tuloy din. Okay, so andiyan naman yung Inglobal, meron man tayong EC5. So tuloy-tuloy naman. Alright, next question, basahin ko lang ah. Saglit. Nawawala ako. Ang dami palang tanong. Hello po, up watching from Pasig Rosario. Good morning sa lahat. Pasahin ko lang ha, saglit. May mga nasend dito mga tanong. Q&A with RTD, pwede kayong magtanong. Sasagutin natin lahat ng mga tanong nyo. Hoy, yung net. Okay, merong tanong dito. Ano daw yung ma-advise mo sa leader na walang production sa ganitong panahon? Alam nyo, yung ganitong panahon dapat hindi maging issue sa inyo na hindi kayo makapag-production, di ba? Kailangan sa ganitong panahon kailangan gagawa ka ng paraan para para makapag-production ka. Kasi hindi mo pwedeng antayin kung kailan matatapos yung lockdown. Kasi pag inantay mo yon, baka ma-lockdown ka. Di ba? So kailangan talaga kikilos ka ngayon. Hindi pwedeng mapaparalyze tayo. Next na tanong. Ano ang dapat apps, may tanong po ako sa sitwasyon ngayon. Saan dapat mag-focus mga uplines at mga leaders po? Ano lang, focus natin ngayon. Ang focus natin ngayon ay dapat merong pay-in at merong pay-out. Yun lang. Kung yung products natin medyo matagal dumating,
Huwag muna mag-focus sa products kasi darating din yan. To follow lagi yung products. Importante mayroong production. Masustain natin yung... Importante yung ano tawag nun na... kasi sabi ko nga sa ilalim ko, importante yung survival ngayon, di ba? Importante may production. Nandiyan na yung E5, walang dahilan para hindi magkaroon ng production. So, palakasin yung immune para makalabas. Kasi ito namang COVID na to, hindi lang na mahaba ang labanan dito, di ba? Hindi naman pwedeng patayin natin yung ekonomiya, di ba? After ng lockdown, tuloy-tuloy na to. Kailangan palakasin yung resistensya kasi kahit after ng lockdown, nandiyan pa rin naman yung virus, hindi na mawawala na yan. So, kailangan lang talaga maging, ano, maging healthy tayo para malakas yung resistensya natin. Next question. Apps, tanong ko po, paano panatiling positive? Oh, actually, nasagot ko na to. Paano panatiling positive yung leader? Yun lang. Kasi hindi nang pwedeng ano, hindi ka makinig sa news. At least kahit pa paano, may konting updates ka. Kasi ang galaw natin, sumasabay tayo sa ano, sa tawag doon kung ano pinag-uutos ng gobyerno. Hindi nang pwedeng hindi tayo sumunod, di ba? Kasi sila yung nasa authority, susunod tayo. Baga balance lang. Makinig ka ng konti sa news para kahit pa paano meron kang alam. Tapos, pero wag mong iwawala yung hataw mo. Kasi for sure mapaparalyze ka, magugutom kayo dito. Sila ba na nga ito ng ano, di ba? Survival tayo ngayon. Malakas daw si Raisa May, saka healthy. Wala na siyang lagnat. Siya yung pinakaunang na COVID sa atin. Si Raisa May. Okay, next na tanong. Coach Mike Salvatera, anong motivation ang ginagawa mo ngayong lockdown? Basta tuloy-tuloy pa rin kung anong ginagawa ko dati sa timeline ko. Malinis. Walang negative na naka-post. Lagi kong araw-araw meron akong coach pa rin na nilalagay. Next na tanong. Good morning po, mentor, watching from Singapore. Hello dyan sa lahat ng mga nasa Singapore. Good morning sa inyong lahat. Daw may tanong, Jeffrey Premuela. May tanong daw si... Ang bilis pa lang ng tanong dito, hindi na mabasa. Master, magtanong lang para sa inyo, ano po ang difference between subconscious and conscious mind? Actually, diniscuss ko kanina ni Doc Art. Yung ano daw yung kaibahan ng subconscious saka conscious mind. Yung kaibahan noon, ganto lang yan. Ang conscious mind, ang subconscious mind, ito yung recorded sa iyo for the past 5 years. Kung sino yung madalas mong kasama, kung ano yung mga books na nababasa mo. Kumbaga, ito yung pinaka base nung iceberg. Yun yung subconscious mind mo. Yung conscious mind mo, kunyari, may nakita kang kotse, gusto mong bilhin. Kung immediate na gumagano, kung anong immediate na gumagano ngayon, yun yung conscious mind. Kasi, kaya tayo may topic na conscious mind saka subconscious mind, kasi dun papasok yung law of attraction. Kapag ka nag-jive yung subconscious mind mo saka yung conscious mind mo, nag-agree pareha sila, mawa mo yun. Madali ma-attract yung gusto mo. For example, for the past 5 years, ang kasama mo palagi yung mga kasamahan mo sa trabaho. Karamihan ng mga kasamahan mo, nagko-commute lang. Yung iba naman, nagmumotor. Ngayon, after 5 years, nandito ka ngayon sa ano, naglalakad ka, may nakita kang kotse, gusto mong bilhin. Tinuro mo, gusto kong bumili ng ganyan. Kaya lang, yung recorded for the past 5 years mo, yung subconscious mind mo, ang lagi mo nakakasama yung mga nababasa mong books, hindi naman nag-agree sa conscious mind mo ngayon. So, malabong makuha. Pero kung start from now, ginawa mo, lagi ka nakadikit sa uplines mo, sa mga positive mentors mo, di ba, yung mga uplines mo, di ba, may mga resulta. Kung lagi mo silang kasama, alam mo, magbilang ka lang ng 5 years, kahit hindi pa umabot ng 5 years, yung subconscious mind mo, mababago siya. Then, yun,
madali lang mag-attract. Kung ano makita mong gusto makuha, madaling makuha. Kasi magkakaroon ng magjajive yung subconscious saka yung conscious mind. Next na tanong, ano po ang dapat gawin sa leaders na porket homestay? Nag-TikTok lang. tawag doon. Yung TikTok, hindi naman talaga problema yan. Huwag lang ma-over sa TikTok. Kasi baka mamaya, maubos yung oras mo kaka-TikTok. Wala ka ng production. So, okay lang din naman maglibang sa TikTok, pero wag ubusin yung oras doon. Kasi mahirap naman nasa lockdown ka, wala kang libangan, mahirap 'yun. Ang ginagawa ko nga din sa bahay, pagka na-bored na ako, 'yun. Since yung sports ko chess, nag-online chess ako. Minsan pag walang magawa, papalipad ng drone ganun. Sa maraming yung mga hobby na hindi ko nagagawa, ginagawa ko ngayon. Tanong ko po, Apps, paano malaman na leader na ang isang downline? Okay, paano daw malaman pag leader na isang downline? Malalaman mo pag leader ng isang downline ka pagka hindi na siya pupukin. Marami kasing basahin yung pagiging leader. Kapag yung ilalim niya gumagalaw na kahit, kunyari, nagbakasyon siya, kahit wala siya, still yung network niya tumatakbo pa rin. Yun. Ibig sabihin na delegate ang maayos lahat nung nasa sistema ng grupo nila. Coach Ramon Bautista, ako ba? Salamay. Sayang yung tanong. Ang bilis, hindi ko naabutan yung mga tanong. Okay, galing kay Mentor Julina. Ask me upline, what will I do? O ba English to? With my downlines that are very slow and lazy when it comes to prospecting or just unwilling to do the task. Should I pass him or have to force him to do the task? Okay, ano daw ang gagawin sa mga downlines na mga pukukin? Ibig sabihin, slow and lazy. Kasi ang business natin ay monkey see, monkey do. Anong ginagawa ng uplines, yun din talaga ang gagawin ng mga downlines. Kung yung upline masipag, makaka-attract din siya ng mga masisipag na downlines. So, importante lang, kunyari, ginawa mo naman na lahat. Hindi ka naman pala absent sa mga activities natin. Hindi ka pala absent sa BMS, sa mga leadership training natin, sa mga season natin, sa mga meetings. Ginagawa mo naman. Kaya lang, may mga downlines talagang niyaya mo sila sa training, still kahit anong kulit mo, ayaw talaga. Huwag ka masyado mag-focus doon kasi sa daming downlines mo na pwede mong i-cuddy or i-mentor, doon ka na lang. Pero still, huwag mo siyang bitawan. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay ng mga daily motivations kahit sa mga pasaway na downlines. Next na tanong, Apps, tanong lang po, paano mapanatiling mas positive ang leader sa ganitong sitwasyon? Actually, kanina sinagot ko na to, paano magiging positive yung leader. Wala tayong choice kundi humataw talaga. Meron namang easy five. Hindi dahilan na hindi ka humataw. Tapos naman, huwag kayong matakot. Kunyari, magkiklaim kayo ng pera padala, huwag kayong matakot. Bakit kailangan matakot? Importante, wear ka lang ng mga protective gears mo, yung face mask mo, na wear mo siya. Tapos lahat ng pag-iingat gawin mo lang, maintain social distancing, at least 1 meter or more, mas maganda yon. Then mas maganda nga yung mata mo, kasi pwede rin pasukan ng virus yan. Mag-sunglass ka, suot ka ng sunglass. Then, pag na-claim mo na yung pera mo, then balik ka na sa bahay, disinfect mo yung sarili mo, huwag mong ipapasok lahat ng mga sinuot mo sa bahay. Ligo muna. Yun. So, nothing to worry. Tapos yung health mo, in good shape, good condition, walang dapat ikatakot. Nasagot na daw part Paula. Good morning po, Apps. Ito. Ask me upline. Ang bilis. Master, matanong lang para sa inyo, ano po ang difference between sa subconscious? Nasagot ko na to. Subconscious saka
a conscious mind. Galing kay Gloria, Prof. Gloria Apps, easy morning po, ask ko lang po, Apps, ano po ang magandang advice sa mga OFW leaders natin na nag-worry sa kanilang pamilya dito sa Pinas na wala na daw po makain? Wala na daw makain yung mga yung family nila. Bakit hindi ba sila nakakapagpadala doon sa family nila? Kung nasa province naman yung family mo, for sure gagawa at gagawa naman na yan ang paraan para makakain. Hindi naman kasi ganun kalala yung sitwasyon natin na, ano, na walang makain. Kasi ang dami namang paraan pag nasa Pinas ka. So nothing to worry. Para at least ma-develop sa kanila na ano, hindi lang sila puro asa sa mga OFW. Kasi gagawa at gagawa naman ang paraan yan. Wala namang magugutom sa atin pagkagantong panahon. Okay? Para kay Prof. Kay Master Jinky. Apps, advice sa mga downlines na malakas, mambaliw, na maganda ang trainings, etc. Pero sila mismo wala sa training. Okay. Wala tayong magagawa doon. Ang business natin, monkey see, monkey do. Di ba? Kunyari, kasi kung anong pinipreach mo, dapat gawin mo siya. Kasi tutularan ka ng mga downlines mo. Makokopya at makokopya ka. So, dapat, hindi mo, dapat, para maging active yung downlines mo, dapat active ka rin. Hindi pwedeng, ano, wala ka. Daming learnings at wisdom na natutunan na naman. Thank you upline sa mga speakers. Thank you sa lahat. Okay, pwede tayong magtanong sa mga kabubukas lang ngayon. Nasa Q&A po tayo. Wala na makitang tanong. May mga tanong ba dito? Congrats upline. Ito, upline, ask me during the time of prospecting and doing video call to my prospect, should I still continue my conversation with him? He's talking to me is just pure nonsense and it's not about the business. Oy. Kailangan kasi pagka may pinoprospect ka sa online, kailangan diretsahan tayo. Ang focus kasi natin dapat business. Si marami dyan, di ba, alam mo naman, karamihan ng mga yung iba kasi upline, kung ano ng mga pinagtuturo sa mga downlines, sabi ng ibang uplines, gamitin mo raw yung ano, yung ganda mo. Hindi talaga effective yun. Never naging effective yun. Kailangan mag-sincere ka, start pa lang, dapat business na kang pag-uusapan. Okay, rewrite nyo na lang pag may mga tanong kayo. Rewrite nyo na lang uli kasi nagkapatong-patong na yung tanong, napakaraming tanong. Ito. Tanong ni ano? Ni Prof. Jojo. Tanong ko, Apps, kailangan na po ba na magbalik sa empleyado kung matagal ka na sa EC na wala pang production at tutuloy pa rin? Okay. Kailangang tuloy ka na sa ano, sa pagiging empleyado. Tuloy, sinagot ito ni Prof. Bob kanina. Tawag doon. Pag malapit ka na mag-quit, malapit ka na sa success mo. Di ba? Kasi para kay Prof. Jojo, isang side na lang. Tapos na ang laban. Kasi yung isang side ni Prof. Jojo, build na. Huwag kang hihinto, tuloy lang. Importante buhay tayo, tuloy-tuloy lang ang laban. Huwag bibigay. Kasi malapit ka na sa success.
Ito na, buti nire-write ni din share ni mga tanong. Ito pala yung mga tanong niya. Ah, tanong ni Master Perla, Master Coach Perla Bernardes. Master, pag ang downline natin, puhunan agad ang inisip na maibalik agad sa kanya, ano po ang magandang isagot sa kanya? Thank you po. Pag ang downline natin, puhunan agad ang inisip na maibalik agad sa kanya, wala, siyempre, papaliwanag mo yung ano, yung product natin, worth nung in-invest niya, yung nilabas niyang pera. So, pwede niya, pag gusto niya ibenta, balik agad yung puhunan. Then, paliwanag mo siyempre yung marketing plan natin. Kasi pag may nakuha, na-sponsor na siyang dalawa, dumami ng dumami, kikita siya, balik agad, ROI agad yan. Ganun lang kasimple yan. Next, tanong ni Amilono Antao, Aya. Up, ano po ang gagawin mo sa leader mo na lumalaki ang ulo? Dahil kumikita na tapos wala na siya respeto sa upline. Lumalaki, bakit tumalaki yung ulo? Nagkaroon ng ano? Hydrocephalus. Okay, wala tayong magagawa doon. Kasi hindi mo naman kasi control yun. Ang control mo lang sarili mo. So, hayaan mo lang. Importante ikaw hindi ka lumaki ulo mo. Para makopya ka ng ilalim mo. Ganun lang yan. Hindi natin control sila. Kung lumaki ulo nila, wala tayong magagawa. Ask me upline, what about among your downlines? Necessary? Ito mga English. I sometimes enjoy strengthen your bonding to maintain your downlines to positive in the business. Among your downlines, it's necessary that you spend some kind of time of enjoyment to strengthen your bonding. O, case to case to. Sa mga grupo natin sa ilalim, may mga alliance dyan. Minsan, di ba may mga bonding naman kayo? From time to time, kailangan to. Mag-bonding din kayo paminsan-minsan. Galing kay Ramon. Nasagot ko na to. Subconscious mind saka conscious mind. Galing kay Prof. Mario Moldes. Upline. Ano po dapat gawin ng isang leader natin na sa baba po nag-leave daw sa chat room ng grupo, ibabalik pa ba natin siya? Ano po? Siyempre, pag nag-leave sa chat room, baka mamaya, tanayin muna natin, baka mamaya accidental na may naklik lang siya sa chat room. I-PM mo siya, tanong mo siya bakit. Ganun. Pagka accidental na naklik, di ibalik mo. Tanong mo siya. Kausapin mo na lang muna siya. Next up, pwede po hingi ng payo. Payo. Kakaiba yung spelling ng payo niya, P-A-U. Sa isang leader ko, sobra po ang galit. Di na pala niya naunawaan ang kitaan. Mahina po makaintindi. Pwede po hingi ng payo sa isang leader ko, sobra po ang galit niya. Di na pala niya naunawaan ang kitaan. Mahina po makaintindi. Pagka ganun, explain mo talaga ng maayos. Paano yung ano yung kitaan? Baka mamaya nagalit siya kasi baka nabaliw ng todo nung napresentan. Nag-expect ng malaki kaagad na kikita eh, na hindi pala naintindihan yung marketing plan. Kailangan talaga ipaintindi nyo na ang dapat parang treat mo as yung downline na nag-join sa'yo ay grade 1. Kasi sabi nga ni Albert Einstein, sabihin ko, hindi mo na-explain ng malinaw. Ibig sabihin, hindi mo rin naintindihan. So, kailangan marunong ka mag-explain ng up to yung pinakamalinaw ma-explain para maintindihan ng mga leaders mo. Next. Ita Maria. Good morning, upline. Ang tanong ko lang po, kasi nung nakaraan po, marami na nag-join sa akin. Pero, kaso bago dumating itong coronavirus, o tama? Good morning, upline. Tanong ko lang po, kasi nung nakaraan po, marami nag-join sa akin. Pero, kaso bago dumating itong coronavirus,
dumating na mga pagsubok sa akin na nawala po ang focus ko at sumabay talaga ako. Ano naman tanong dito? Tanong ko lang po. Nakaraan po. Wala siyang tanong. Kinento niya lang. Ah, tanong ni Prof. Jonard, kung aim upline, ano po dapat gawin? Or i-advise sa mga leader na naghahanap ng result pero hindi naman ginagawa ang business at pinabasihan niya na matagal na siya pero wala pa din nangyayari. Okay. Kasi di naman kasi pwedeng ano, tuloy-tuloy lang. Di ba may advice nga, di ba? Tuloy-tuloy lang. Hindi naman pwedeng ganun. Tuloy-tuloy lang pero dapat may gagawin ka. Wala. Paano ka magkakaresulta? Di ba tinuturo sa leadership training natin? Na, tag doon, wala doon sa kaalaman na wala sa learnings kundi application. Kung na-apply mo yung mga learnings na natutunan mo, doon magkakaroon ng results. From Jeffrey Bramuela. Bramuela. Prof. Jeffrey Bramuela. Eh, Prof. Jeff, natanong, paano malalaman na malapit ka na yumaman or payaman na ang isang leader? Actually, nasagot ko na rin ito. Sabi ni Prof. Bob, kapag ka malapit ka na mag-quit, yun yung time. Malapit ka ng yumaman nun. Yeah, wag na wag ka mag-quit. Kung ano mga challenges natin ngayon, kailangan matatag tayo. Hindi pa pwedeng iyakin sa mga ganitong times. Apps, mga tanong po yan. Ay, natabunan. Okay. Tanong ni Mami Rebecca Navarro. Ano po masasabi mo up sa mga leaders na di makaka-attend ng mga trainings like BMS leadership training kasi wala pang bayad? Ay, kailangan talaga tawag doon. Kailangan, hindi kasi dapat maging excuse yun eh, na wala kang pambayad. Kasi doon pa lang, natitrain ka na rin na gumawa ng diskarte. Dapat madiskarte ka. Hindi dapat puro hingi, di ba? Saka lahat naman ng trainings natin, kung titingnan mo, ang binabayaran lang naman talaga ng mga leaders natin sa ilalim ay yung venue at saka yung food na kakainin natin. Nakakainin nila at wala naman kasi tayong ano, never naman naniningil yung mga ano. Bawal naman sa UEI na yung mga speakers natin ay bigyan ng talent, ano, ng TF. Wala naman tayong ganun. So yun. Kailangan gumawa sila ng, explain mo sa kanila na ito para naman sa kakainin nyo at sa para sa venue na gagamitin nyo. From By Candy. Ano to? By Candy. Good morning, mentor. Kakaibang pangalan to. Ask ko po, may mga prospect po ako na dati na daw aim pero blinlock sila ng mga upline nila. Positive naman po sila pero natatakot na daw sila sumubok ulit. Baka daw mablock sila ulit. Ano po magandang i-advise sa kanila? Ano to? Blinlock ng mga uplines nila? Ano nangyari doon? Bakit sila blinlock? Diba? So yun, mas maganda. Try niya. Contactin niyo yung uplines nila. Kasi kung kasi sayang naman kung magiging pauli sila, 'di ba? Ngayon kung talagang wala na yung apply sila, pwede naman sila mag-ano, member uli. Dapat hindi sila active for more for about 6 months ba yun, of inactivity, 'di ba? Pwede naman mag-join sa ibang group. Pero tanungin niya muna yung apply niya. Baka mamaya na na-click lang na unblock or hindi naman sinasadya. Tanungin niya muna. From Senay, Yulapong, Easy Morning. Ah, Easy Morning na pala ba't yan? Hindi na e-morning. Easy Morning po, upline RTD. Matanong lang po, anong dapat sagot sa kanalang na lang kung may pera na ako sasali ako dyan? Okay. Ano na ako sasagot?
sa kanya lang daw siya sasali kung may pera na siya. Kailan pa siya magkakapera? Diba? Ilang years na siya nag-work, kailan pa? Kasi pag mag-join ka, kailan gumawa ka ng para, gumawa ka ng diskarte. Treat mo yung nangyayari, meron kang emergency, ganun. Hindi kasi pwedeng sa kanya lang pag may pera. Hindi obra yon. Kasi ang tagal mo na nag-work, wala ka pa rin pera, di ba? Pero pag may bibili kang cellphone, nakakabili ng cellphone. Next, from Christopher Ramirez. Apps, paano po ba mas mapadali ang closing ng 7Heads? Ang pinakamagaling dito si Prof. Sunny Boy. Tanungin mo siya paano mag-close ng 7Heads. Saka si Master Junbi. Pwede mo silang tanungin kasi ako, mahina ako mag-close ng mga 7Heads. Prof. Sunny Boy, nandiyan ka ba? May tanong dito, paano daw mag-close ng 7Heads? I-PM ka na lang niya, paano yung mga diskarte dito? Kasi saka si sino ba magagaling dyan mag-close ng 7Heads? Okay, next na tanong. Galing kay Prof. Emmanuel. Oh, si Dean Emmanuel Kasili. Apps RTD, ano po? After po ng sitwasyon. Ito, magandang tanong to. After po ng sitwasyon na ito, ano para sa'yo ang dapat na maging preparation nating lahat na mga entries kung sakaling maulit ito at di tayo maapektuhan ng sobra ng mga negative effect ng ganitong sitwasyon? O wala, recovery kasi ito after nung after ng lockdown, wala tayong choice kundi tawag doon double time, triple time, kasi 1 month ang nawala sa atin, di ba? Kailangan mag-double time tayo, or mas maganda triple time yung hataw. Hindi pa pwedeng ganun. Ngayon ang tanong, baka maulit ito uli. Actually, after nung lockdown, yung virus nandiyan pa rin naman. Kahit naman sa China, nandiyan pa rin naman yung virus. Kailangan lang maging aware lang, ma-educate lang yung mga tao na mas maganda nga para mawala talaga tong virus. Payag ba kayo? Lahat tayo naka-face mask paglalabas. Maintain at least 1 meter social distancing. Tapos magsuot na lang ng lahat ng pwedeng pasukan ng virus. Kasi yung virus, kasi pwede nag-i-stay pala ito sa 4 hours sa hangin. Kahit nag-talk ka pa lang, nagsalita ka, nag-i-stay pala ito. Tapos sa lahat ng mga nahahawakan ng may virus, ng host, nag-i-stay din pala for ilang araw. 2 to 3 days nag-i-stay. So dapat maintain yung kalinisan. Lagi nag-ugas ng kamay bago maghahawak ng mukha. So yun, basta after ng lockdown, kailangan natin double or triple time tayo para humataw. Hindi pa pwedeng 'di ba pag may mga klase, 1 week na hindi ka nakapasok, 'di ba, merong makeup class. Babayaran mo yung ha. Kaya parang ganito rin sa atin, sa grupo natin, bayaran mo yung hataw mo. Double or triple time. Pero mas maganda kahit may lockdown, tuloy mo dapat yung hataw mo. Para yung momentum mo hindi masira. Sa mga humahataw ngayon, konti na lang yung i-double time nila after ng lockdown. Tanong from 5:37 na, hanggang 6 lang pala tayo. From Sheldonia Mo Agasita. Hello apps, tanong ko lang po, ano po ang pwede nyo advice sa leaders po na nagpapadistract sa mga kasamahan sa ibang bansa? Ano po pwede pong gawin, apps? Nagpapadistract siya. Paano siya nandidistract? Dahil ba sa natin? Dahil ba sa ngayong COVID? Kailangan wag. Sabihin mo na kailangan makinig sa mga resultado ng tao. Huwag magpapadistract sa mga negative. Kailangan tuloy-tuloy pa rin ang hataw kahit may ganito, kahit may COVID. Hindi pwedeng ihinto natin, kaya hindi pwedeng madistract tayo. Kasi kawawa tayo. Pag nagpa-distract ka sa ganitong panahon, maniwala ka, baka after ng lockdown, wala ka ng downlines, na ubus na. Kasi hindi mo na-sustain yung momentum.
Tanong lang po, ano po ba dapat gawin para kasi may mga pagsubok? Pag may pagsubok, anong gagawin sa akin nung nakaraan tapos nawawala na po ako sa focus? Grabe yung pinagdaanan nito. Nawawala na siya sa focus. Nakaraan pa, bago pa nag-COVID, may pagsubok na siya. Lalo pa nung ngayon na may COVID. So, matinding pagsubok niya. Ngayon kasi hindi na po alam paano ko ibabalik kasi minsan mabilis ako magalit. Mabilis siya magalit or masaktan, pero dati hindi naman ako ganito. Baliktad ata. Kung kailan siya nag-network, dun siya naging magalitin. O, okay, ganito na lang. Para kasi yung galit, ganito lang naman yan. Kaya tayo magagalitin. Kaya tayo yun, nagkakaroon ng mga hatred sa katawan, anger, hatred. Kasi nga, yung mga kinakain mo malamang, puro karne, puro kinatay. Diba? Bawas-bawasan mo yung pagkain ng mga hatred foods. Bakit naman natin tinatawag na hatred foods yung yung mga karne? Kasi sila yung mga hayop na gustong mabuhay sa mundo, na ginagawang pagkain ng mga tao, kinakatay. What if ikaw kaya yung katayin, di ba? Hindi mo magkakaroon ka rin ng hatred. Kasi the moment na kinakatay mo sila, doon pa lang sa katayan, sobrang galit ng mga hayop. Kunyari, baboy, sobrang iyak niya na. Iyak ng iyak, sigaw ng sigaw, habang kinakatay. Puno ng hatred. Nag-release siya ng certain na tawag doon, hormones, ilalaso niya yung bloodstream niya, yun yung mga nakakain natin, dugo, yung laman. Kaya hindi dapat kinakain yung hayop. Karma-karma lang din to, ito. Kaya nagkakaganto-ganto na tayo, di ba? Kasi ang dami natin kinakain na mga hatred foods. Next na tanong, buti na lang si Prof. Dean PG, maraming mga ginawang mga nire-write niya yung mga tanong. Anong gagawin sa mga prospect talaga na ayaw kausapin upline ko? Gusto niya ako lang ang mag-explain sa kanila. Baguhan po ako, inaaral ko pa po, maigi ang business. Yung prospect niya ayaw, siyempre matik yun, dapat pag may prospect ka, dapat ikaw dapat ang kumausap. Panghuli na papasok yung upline mo, pang closing na lang siya. Ikaw dapat talaga ang kakausap. Kailangan tumayo ka sa sarili mong paa. Yung upline kasi natin, bonus lang yan. Ikaw talaga ang gagawa. Tanong, galing kay Romeline Bernardo. Upline, kulang po, tanong ko po. Upline ko po. Tanong ko po, kailangan po ba palaging naka-online po dito sa business? Di po kasi ako palagi naka-online. Pinagbibisihan po kasi din ako Wala namang sinabing palagi kang naka-online. Depende paano mo gagawin yung business. Actually, yung business natin, pwede mo naman gawing offline. Kung masyado kang busy, for sure, may mga time ka naman talaga na hindi ka naman busy. Bawasan mo yung mga activities mo na hindi naman productive. I-convert mo sa network natin, online. Next, from Rosana Carlos Barles. Sino ba to? Si Queen April ba to? Ops, ano ma-advise mo sa mga leader? Part-timer pa lang. Saan yun? Ginagawa ang business, hindi nakaka-attend ng training tulad nito BMS dahil nagsisimba po sila. Hala, yari tayo dito. Grabe naman, buong araw magsisimba ka, di ba? Pwede ka nun mag-attend ng BMS kasi hindi naman buong araw nandun ka sa simbahan. At siguro after ng church mo, di pwede ka nang pumunta. So, wag mong gawing excuse. Kung gusto mo talagang gawin to, huwag mong gagawing excuse. Kasi ang dami namang days para pumunta ka ng church.
So, pwede ka naman pumunta, wala na, hindi naman pinagbabawal na hindi na huwag kang pumunta ng church. Ginawa mo lang siyang excuse. Di after ng church, di, mag-attend ka, di ba? Habol ka. Actually, marami nang ganyan nangyayari. Ginawang excuse yung religion. May ano naman, marami naman silang araw kung kailan sila magsasamba or magsisimba, di ba? Oy, nawala. Asan? From Marilo Corvera. May marami na tayo magsisakla. Ay, 544 na pala. From Prof. Marilo Corvera. Good morning, Apps. May nakilala po ako. Sabi niya, member daw siya. Nang aim, 5 years daw po siya na member. 5 years ago, member. 5 years na siyang member. 2 years na daw siya hindi active. Pwede mo nang responsor to. Dahil di na daw po malakas daw po ang benta niya, lalo na daw po sa C24/7. 2018 po siya na hinto. Ano po may papayo niyo? Pwede po ba siya invite sa group ko? Anong gagawin? Mag-join ulit siya? Pwede rin invite sa grupo niya para mag-join ulit. Hindi, advice mo na lang sa kanya. Ganito na lang. Tawag doon. Pwede naman niyang gawin. Kahit hindi siya mag-member ulit. Diba? Hanapin niyo yung previous applies niya, then tulungan mo siya. Kung talagang hindi niya na mahanap at talagang nagpupubilit siya na pumunta siya sa'yo, okay lang. Welcome pa rin siya sa grupo natin. Ganun lang yun. Okay, next na tanong. Galing kay Raisa Sabal. Good morning, upline. Tanong ko lang. Ano po dapat gawin para kasi may mga pagsubok? Kasi na dumating sa akin nung nakaraan tapos nawala. Ay, teka lang. Nasagot ko na to. Next na tanong. From Mitch Dayan Vito. Paano maging active mga leaders now? Nag-wait ng April 14. Sa Canada sila at yari sila. Ang tanong, upline, paano maging active mga leaders now nag-wait ng April 14 sa Canada sila at yari ka doon? Pagka ganun, magugutom kayo. Ang panahon po kasi natin survival, kailangan meron kang pay in, meron kang pay out. Hindi kasi uubra na puro ka lang tanim. Kailangan pag nagtanim ka ngayon, kailangan kinabukasan may aanihin ka. Tanim ka muna ng munggo, saka na yung mangga. Nasa crisis tayo ngayon, di ba? Hindi uubra, survival tayo ngayon. Saka maintain your momentum. Huwag na huwag sisirain kasi after ng lockdown, April 12 ata yun, matapos. Bakit nakakasigurado ba tayong ano? Walang extension? Prepare for the worst. Laging ganun, prepare para hindi tayo nabubulaga. Next na tanong. Tanong po, please, ano po magandang gawin para ma-maintain natin ang positive side natin para sa negosyo, empowered consumerism, lalo na ngayon nasa crisis. Ayun, ito na nga ginagawa natin sa UEI. Dapat active lang kayo sa mga activities natin sa UEI. Yung online elite natin, tuloy-tuloy pa rin. Lahat ng trainings natin, tuloy-tuloy, walang nabago. Yung leadership training natin, BMS, ito, hindi naman talaga ito ino-online, BMS. Pero ginagawa natin ng paraan para maging online para wag lang maputol yung momentum. Para after ng lockdown, at least yung momentum nandyan, hindi nawala. Yung mga leaders natin nandyan, hindi nawala. Kailangan yung survival. Kailangan tuloy-tuloy laban tayo. Next na tanong, galing kay Professor Gloria Ararakap. Hindi ko pa alam it nabasa yung message ko na hangpa kasi CP ko. Nabasa ko na to. Ito, may tanong pala siya. May nakausap po ako dati na siyang member ng AIM 6 years ago. Ala na daw po siyang balita sa mga upline niya. Hindi na din daw po siya mabuksan ang DTC niya.
Marami na din daw siyang downline karamihan kasama niya bilang seaman. Ano daw po pa ang dapat niyang gawin para ma-update niya account niya? Ay, madali lang yun. Email lang siya sa InGlobal. Bibigay sa kanya ang username password niya. Then, mabubuksan niya. Then, hatawin niya. Then, tulungan mo na lang siya. Huwag mo na ipa-member. Member na siya dati. Tulungan mo na lang. Isama mo siya sa mga tanging sa atin sa UEI. Sayang naman nung ano, member na din siya. May mga downloads na rin siya, di ba? Peperingan na lang niya yun. Next na tanong. Good morning po, Apray. Ano po ang dapat... Ay, bilis nawawala. Teka lang, sino pa bang ano, may ano dyan? Pwede pa isend nyo sa akin yung mga ano? Meron pa tayong 10 minutes more. Pwede isend nyo sa akin yung mga tanong. Oh, galing kay Nars Maricar. Speaking of momentum apps, maraming mga leaders na nasa momentum na biglang nawala at nanghina. Ano po ang dapat gawin? Saan yun? Saglit ha, nawala. Ano po ang dapat gawin ng hina? Ano po ang dapat gawin pag nasa point ka na ng ganong sitwasyon? Thanks po. Yun, kailangan tayong mga apply. Kailangan kasi pakita natin na tayo hindi nawawala sa momentum para yung mga downlines natin tuloy-tuloy pa din. Okay, galing kay sino to? Saglit ha. Galing kay Professor Bill Bulawin. How do you stay motivated? Yun. Kung ano ginagawa niyo dati, kailangan wala dapat ano kung bago pa man nangyari yung COVID, di ba? Kung anong ginagawa mo dati, dapat yun pa rin. Ang saglit ha. May tanong dito. Maganda yung mga tanong ni Prof. Bill. Saan ba yun? Saglit ha. Buksan natin. Saglit ha. May magandang tanong dito. Tanong ni Prof. Bill, how do you stay motivated? Kung anong dati natin ginagawa bago pa man nagkaroon ng COVID crisis, COVID-19, kailangan gagawin pa rin natin ngayon. Balance lang. Ibig sabihin, hindi naman kasi pwedeng ano, puro positive lang. Kailangan alam mo rin ang nangyayari sa labas kasi global ano to. Yung pandemic na nangyayari. Ang nangyayari kasi nagkaroon ng global recession, halos lahat ng negosyo humina din talaga. Wala tayong magagawa doon. Normal talaga mangyayari yan. Kailangan lang lumaban. Please share those at least 3 habits you have that makes you successful. 3 habits. Ayun. Lagi yan. Pagkagising ko, lagi ako nagbabasa ng mga motivations. Ganon. Yung motivation kasi, ano, nagbabasa ko palagi ng mga positive books. Mga self-help books. Tapos sa Google, napakarami mga article sa Google. Pinupost ko sa Facebook ko. Hindi nawawala yun. Pangalawang habit, hindi ako nawala. Ibig sabihin, active pa rin. Kahit lumaki na yung group, nandiyan pa rin, hindi nawawala. Pangatlo, yun, dapat ano, dapat yung pangarap mo, dapat hindi lang dapat para sa'yo eh. Dapat habang tumatagal ka sa network, ang isipin mo palagi yung pangarap ng ilalim mo, dapat ano, yung commitment mo nandyan. If you had to start all over again and you know one, what is the first thing you would do to grow from scratch? Okay, pag mag-i-start uli ako, tapos wala akong kakilala, wala akong contacts, anong una kong gagawin? Walang choice.
kundi ano, lahat ng para ang gagawin ko para magka para ma-start ulit yung business. Actually, ngayon, napakadali lang naman eh, kasi meron ng online, di ba? So, start ulit. Kung anong resources na available, yun, gagawin ko siya. Gagamitin ko lahat ng resources ko, kung anong available na resources ko ngayon. Okay, next. Easy morning, galing kay Prof. Brian Tebes. Gaano ka-importante ang sharing and giving sa pagyaman? Tuloy, kahit ano, importante kasi yung sharing and giving. Tuloy, pwede mo naman siya gawin na kahit hindi ka yumaman. Na, huwag mo na isipin na yayaman ka. Gawin mo siya. Di ba? Kasi part siya ng humanity, di ba? Nabuhay tayo para mag-give, mag-share. Kung anong meron ka, at na pwede naman pakinabangan ng iba, share mo yan. Kasi ano lang naman tayo, di ba, sa mundo? Tawag nun, channel lang tayo, di ba? So, with the intention na kahit nagbigay ka, huwag ka mag-expect na yayaman ka. Nagbigay ka dahil masaya ka. Ganun lang, pure. Coach, paano po mag-delegate ng leaders sa grupo? At teka lang ha, 5 minutes na lang, patapos na tayo. Meron na tayong kasunod. Ang kasunod na magtotalk si Master Harold regarding sa yung declaration, yung positive sa yung negative na mga attitude sa pag-network. Okay? Tanong ni Prof. Percival Corpus, Coach, paano po mag-delegate ng leader sa grupo? Ano po mga requirements para makapili po? Okay, yung pag-delegate kasi importante yung importante sa lahat, dapat kilala mo yung sarili mo. Kasi pag kilala mo yung sarili mo, madaling makilala yung mga leader sa ilalim mo. Kasi mahirap mag-delegate na hindi mo alam yung strengths and weaknesses ng ilalim mo. Kasi dapat, pag nag-delegate ka ng isang task sa ilalim, make sure na kaya niyang gawin. At dapat, nababagay yung skills, yung talents niya dun sa binigay mong task para sa kanya. Okay? Last question. Last two questions. Galing kay Dexter Recap. Kay Prof. Dexter. Hello po, Upline RTD. Ask ko lang po sa two words na po na ito about word hard. Work hard and work smart. Alin po ba ang mas magandang mindset mo kapag nag-start ka para mapadali ang pagyaman mo sa ganitong negosyo? Pa-explain na rin po. May tanong siya dito, work hard or work smart? Alam mo yung negosyo natin, kailangan kasi work smart ka dito eh. Ako naniniwala ako na ano na ba mamaya ano work hard saka work smart, baka mamaya puro ka work hard eh mali ka namang direksyon. Kailangan nasa tamang direksyon ka, kailangan kumakagat. Kumbaga pag nagbabike ka, di ba, merong sprocket, kailangan hindi ka lang pedal ng pedal, kailangan pag nagpe-pedal ka dapat tumatakbo yung bisikleta mo. Hindi kasi uubra na puro ka lang trabaho, puro ka hata, work hard, pero walang direksyon. Hindi mo nakikip yung grupo mo, hindi lumalaki. So may kulang. Kailangan kasi work smart. Aralin mo yung system natin. Yung formula na binigay natin, yung system plus leadership equal success, yun talaga yun. 80% nagko-fall under leadership. Paano mo ikikip yung grupo mo? Kasi nung papasok yung ano, yung duplication, yung delegation, yung mag-multiply talaga yung grupo mo. Kasi kung puro work hard lang, baka mangyari doon, puro ikaw lang mag-isa ang umahataw. Walang duplication na nangyayari. Okay, last question. Good morning, apps. Last na question na to. Malapit na mag-6, 2 minutes na lang. Ask ko lang po kung ano ang gagawin, kung ano ang upline ay shelling, nagsasalita sa meeting. Then hindi po kami tapos magsalita, may sinasabi na siya. Yung upline daw niya, teka lang ha, nawala tayo. Ano daw ang gagawin sa mga ano daw, teka lang, asa si ulitin ko ha, si Prof. PJ, maganda yung tanong niya.
kay Precious Joy. Ay, nawala. Hindi ko na nabasa. Ah, next na tanong na lang. Galing kay Prof. Romelin. Up, di ba po ang Euro account wala po sa process to get encashment? Asan yan? Nawala. Saglit. Ano po ang pwede ko isagot sa mga prospects ko about this? Kasi income po talaga need nila ngayon, crisis. So, how can I explain po? Euro account po, wala po ma-process to get encashment. Okay, itatanong ko po to sa, ano, sa, may message ko to mamaya, sa may-ari, kay Doc Ed, para masagot natin yung tanong mo. Okay, last question. Ask ko lang po kung ano po gagawin kung ang upline ay siya lagi nagsasalita sa meeting din. Hindi po kami tapos nagsasalita. May sinasabi na siya. Ay, grabe ha. Ano daw ang gagawin? Kapag kaganoon yung upline, anong gagawin mo? Yung upline mo, tuwing meeting, ang lagi nagsasalita yung upline. Hindi nabibigyan ng chance na magsalita yung mga nasa ilalim. Ano daw yung gagawin niya sa apply niya? Di okay lang, pakisamahan mo lang siya. Importante yung sarili mong meeting, huwag mong gagawin kasi malaking learnings yun, di ba? Okay lang, pakisamahan mo lang siya. Pag hindi mo talaga siya kayang pakisamahan, kasi tandaan mo, ang negosyo mo mula sa iyo pailalim. Pag ayaw mo sa apply mo, then go up yung next apply, di ba? Ganun lang kasimple yan. Okay, tapos na tayo. Thank you sa lahat ng mga nagtanong. Sorry sa mga hindi natin nasagot. Pero still, ipi-PM ko na lang kayo kung ano yung mga tanong nyo para at least nasagot natin. Thank you sa lahat. Ang next na speaker natin ay si Master Harold. Thank you sa lahat ng mga nag-organize, sa lahat ng mga speakers. Thank you kay Queen Jenna B. Siya po yung head nitong online BMS natin. Mga parating nating speakers, sila Master Harold, sila Prof. PJ, si Prof. Sunny Boy mamaya. Kasama siya sa mga next na magpapatakbo ng mga awarding natin ng slides. Okay, so yun lang po. Good morning sa lahat. Thank you UAI. Malapit na malilip yung lockdown natin. So, ang advice ko lang, maintain yung momentum natin. Wag na wag puputulin. Tuloy-tuloy yung hataw. Tanim ngayon, kailangan. Pag nagtanim, kailangan may aanihin ka agad. Okay, so yun lang. Good morning sa lahat. Bye-bye.